Hi guys, for today's video po ay meron po tayo ditong bagong pag-uusapan na NFT game or i-review. So ito po ay tinatawag na Tiny World. So pwede niyo pong bisitahin po dito yung kanilang official website. So search nyo lang po ito, tinyworlds.io, at dito na nga po kanyang mapupunta. So where a fantastic journey begins, Tiny World. So dito tayo guys sa pinakababa para nga po maipakita ko po sa inyo yung mga features po nila dito na pwede nga po nating itry. So sa kanilang introduction po, Tiny World is a blockchain game universe that combines NFT, DeFi, and gaming to create a truly stunning experience for users. So yung nagustuhan ko rin po talaga dito po sa Tiny World ay ito nga pong website po nila is yung nag-combine po ito ng NFT, DeFi, and gaming para nga po smooth po guys yung paglalaro po natin dito po sa mismong game po nila and experience nga po natin dito yung high quality. So ayun po yung nagustuhan ko rin po sa kanilang features po dito or yung kanilang platform. So dito naman po sa features, okay, meron nga po itong GameFi, then play easily. So dito naman po is ito nga pong play to earn. So maglalaro lang tayo dito at pwedeng pa rin na nga po tayo dito na makapag-earn po ng profit. So such as yield farming and NFT trading. Tapos sa paglalaro nga po na itong game po na ito. And dito naman tayo guys sa pinakababa. Okay, meron sila ditong tinatawag na play to earn nga po, which is itong Tiny Farm. So pwede tayo dito na makapag-open ng mystery boxes under a transparent and fair mechanism. So sa mga boxes po na yan guys, ay pwede nga rin tayo dito na makakuha ng rewards. Then meron sila ditong yield aggregator makes GameFi more profitable. Then, syempre, ito po yung kanilang NFT yield farming. So, enables frictionless flow of NFT in the DeFi world. Then, meron nga rin sila ditong liquidity mining. So, accelerator with your NFTs. Then, yung kanilang NFT marketplace, syempre, enables free trade of NFT assets. So, kapag po nag-trade po tayo dito ng ating NFT assets, so, wala po tayo siyang babayaran dahil nga po free lang po ito. So, kung gusto niyo po na malaman pa po dito yung informations or details regarding po dito, so pwede nyo pong i-click pa itong learn more. So dito po tayo sa baba, okay? So sa pangalawa naman po nila ay ito po yung tinatawag na Tiny Kingdom. So meron sila ditong game, okay? Enjoy great experience, gaming experience with your spare time and more than 80 materials and 200 weapons na pwede po nating makita po dito guys. Then all game properties are tradable po. Then, dito po is yung equipment recycling. So, another play to earn experience na pwede nga rin nating matry. At yung pangatlo naman po nila dito guys ay ito po yan. So, basahin nyo na lang po ito kung gusto nyo nga po na malaman pa yung ibang play to earns po nila dito or yung kanilang game. Okay, so dito naman sa baba is yung kanilang tokenomics. So, currency of the game economy. Yung kanilang token po dito guys ay tinatawag po na TI NC or Tiny Coin. So, reward for playing and staking, then decentralized governance. So, yung maganda rin po dito kasi guys sa platform po na ito, so yung ating token po ay pwede natin yung i-stake para nga po makapag-earn po tayo dito ng reward and hindi nga lang po sa paglalaro lang po talaga ng kanilang game. So, magkakaroon pa po tayo dito ng additional income through staking. So, makikita nyo rin dito yung GameFi, okay, yung auto compounding, then makakapag-earn tayo. So, dito naman is yung staking pool, governs, then yung kanilang trade, okay? Tiny heroes or NFTs natin, so pwede natin yung i-trade sa NFT exchange or yung marketplace. Then yung kanilang game universe, okay? So, yung kanilang investors po dito ay trusted naman po. And malalaki nga rin po dito guys yung community po na to. So, meron ditong SNZ, Sky9, at marami pa nga pong iba. So, pwede nyo pong i-check po yan lahat, okay, kung gusto nyo po. Tapos sa partners nila, meron ditong BNB Chain, Binance Live, CoinMarketCap, MetaMask, Trust Wallet, BitKeep, CoinGecko, TokenPocket, and ito pong PancakeSwap, Second Live, The Aprador, and yung Certik po. And pakifollow na nga rin po sila dito guys sa kanilang social media networks po, especially po dito sa Telegram and yung kanilang Discord, para nga po palagi po kayo ditong updated sa mga announcement po nila and future updates dito po sa mismong platform or game po nila. And proceed po tayo dito guys sa official game po ng Tiny World. So, pwede nyo pong isearch po ito, okay, app.tinyworlds.io. Tapos, dito po kanyan mapupunta or pwede nyo rin pong i-click ito pong launch app. So, dito po sa Tiny World game,
So, ang gagawin natin dito yung first step ay ikakonnect lang natin dito yung ating wallet. So, click lang natin yung connect and pwede tayo dito sa MetaMask na mag-connect po yung ating wallet, Token Pocket, Wallet Connect, Binance Wallet, Trust Wallet, and yung Math Wallet po. And then, connect ko na po dito yung aking wallet. So, kung gusto nyo nga po pala na mag-buy po dito ng TINC token, so, click nyo lang po ito. Tapos, dito po kanyan mapupunta, which is sa PancakeSwap. So, pwede po kayo dito na makapag-buy po ng TINC token through PancakeSwap. And ilalagay nyo nga lang po dito po sa baba kung magkano nga po yung ibabuy nyo po dito or ipopurchase po na amount dito po sa token po nila. Okay, so from BNB or yung ibang cryptocurrency wallet po. So dito po guys, kapag nakapag-buy po kayo, so automatically, makikita nyo na nga po dito yan yung inyong binay po na TINC token. So meron sila ditong staking pool, which is ayan yung bagong feature nila na pwede nating itry and mapagkakitaan. And kapag po guys nag-stake po kayo dito, so magkakaroon nga po kayo dito ng additional income pa aside nga po sa paglalaro lang po ng kanilang game. And pwede nating i-stake po guys yung ating tokens po dito. So TINC to BNB pool, then meron din sila ditong BNB to BUSDLP. Okay, so kung gusto niyo po na i-stake po yung TINC ninyo, so syempre dito lang po kayo guys sa TINC to BNB pool and 15 times nga po ito, okay? Tapos makikita nyo rin po dito yung reward and then yung TVL, then my stake. Okay, so ang gagawin nyo lang, click nyo lang itong go. Then, mag-a-approve lang po kayo dito kung magkano nga po yung gusto nyo pong i-stake na TINC token. And kapag po nakapag-earn na po kayo dito, so i-withdraw nyo lang po ito para nga po magkaroon po kayo dito ng profit. So, meron ditong max power and average power po. Tapos, yung total po na APR or bonus rate po na makukuha po natin. So, sa kanilang NFT farming, so ito po yan, pwede rin tayo na makapag-claim po dito ng reward. Okay, so click lang natin yung claim kapag po meron tayo ditong available reward na i-claim. So, dito tayo sa Summon NFT. So, kung gusto niyo po dito na makapag-buy po ng Summon NFT, ay ang gagawin niyo lang dito is dapat po meron kayo ditong 100 TINC. So, kapag po meron kayo ditong token nila, so, pwede nyo nga pong i-buy po ito. And, ito nga po guys, yung percentage, okay, and 64% and SSSR, so 0.5% po yan. And, kapag po guys, meron kayo ditong NFTs, ay dito nyo po yan makikita po sa my NFTs po na section. At, audited by Certik nga po ito pong platform or game po nila. So, iti-check natin siya dito. So, security score, ayan po. And pwede nyo nga pong explore po dito guys yung token informations po ng Tiny World. And ngayon po guys, try po natin na laruin po dito yung kanilang game. So click lang natin tong play. And pwede nga rin po kayo dito po na makapag-check-in para nga po makuha nyo pa itong reward po na ito. So click lang natin tong play po na button. And dito po tayo nyan mapupunta, okay? So dito po guys sa campaign ay makikita po natin dito po yung ating hero. Then dito nga po sa material yung ating materials naman po na pinurchase or binili. Tapos sa marketplace na kung saan pwede kayo dito na makapag-buy ng mga iba't ibang items na pwede nyo nga pong gamitin sa pagbabattle nga po. And dito naman is yung handbook. So ito rin po yung floor price. Okay, kung magkano nga po yung value na ito pong mga items po na ito. Then sa equipment naman, pwede nga rin po kayo dito po na mag-buy. Then sa marketplace, ayan po. Okay. Then sa handbook. Tapos sa hero naman, so, kung wala po kayo ditong hero, mag-acquire lang po kayo na itong hero. So, dito po yan guys. Okay, mag-buy nga lang po kayo dito, which is 100 TINC nga lang po ito para nga po magkaroon nga po kayo dito ng hero. Then, sa expedition, ito po yan and yung handbook. So, dito po guys, ito na po yung ating hero. Okay, click lang natin to. Ayan. So, makikita niyo po guys na naglalaro nga po ito guys, automatic. Then, aantay na lang po natin ito na matapos. And makikita nyo nga rin po dito guys sa baba yung natitira po natin na HP. So ito po yan, okay, wait na lang po natin. And dito po guys sa crystals, okay, ito po yung price po nyan. Kung gusto nyo po dito po na makapag-buy, so 5 EINC token po, which is 500 crystals po yung makukuha po ninyo. And wag nyo nga pong kalimutan na i-claim po dito yung 50 crystals sa pag-check-in nga po dito po sa game na ito daily. At makikita niyo po dito guys na after 5 minutes po na itong battle, ay nakakuha nga po ko dito ng poisonous mushroom. Okay, so ayan po yung nakuha ko pong reward and yung 1 crystal. And ito na nga po yan. Okay, so pwede nyo na nga rin pong isell po yung nakuha niyo po dito na reward para nga rin po
Kumita nga rin po kayo dito guys kapag nga po may bumili po ng inyong Sinel. And kung gusto niyo po dito po na makapaglaro po ulit, so click niyo lang po ulit itong combat. And bagaantay po ulit kayo dito po ng another 5 minutes para nga po guys matapos po itong game. So ganun lang naman po dito kasimple. Then kapag nga po mayroon din po kayo ditong earnings, so pwede niyo nga rin po yung i-withdraw dito po sa account po ninyo or dito po sa wallet po na section. So pwede nga rin kayo dito na makapag-deposit ng TINC token and yung BUSD. And pakicheck na rin po guys dito po yung white paper po ng Tiny World para nga po magkaroon rin po kayo dito ng more ideas pa dito po sa mismong platform po nila or game. So sa kanilang roadmap, ito po yung future plans or mga updates pa po dito po sa mismong game or website po nila. So magkakaroon pa po sila dito guys or ilalunch pa po nila dito yung iba't ibang features po nila regarding nga po sa kanilang game. So ito po yung estimated date and milestone tapos yung status. So yung status. So yung iba po dito is complete na po and yung iba naman is in progress pa. And wait na nga lang po natin dito guys yung mga ilalunch pa po nila na mga bagong features po. At kung gusto niyo po guys na i-check po dito yung kanilang community, so pwede niyo pong i-visit po yung link po sa ating description box. So ilalagay ko na lang po ito para nga po mabilis niyo po dito guys na mahanap yung kanilang official website, then documents or white paper, Discord, Telegram, Twitter, YouTube and yung kanilang Medium community or accounts nga po.